ng araw po, ang next po natin na i-review ay ang Penshoppe na colored wax hair. So, i-share ko lang po yung mga experience ko sa paggamit ito, consistency on how much din po ito nagko-cost. And yung magagandang bagay at mga disadvantages, okay? So, ang first ko na nabili dati is itong Penshoppe style colored hair wax with moisturizing and vitamin E jojoba. Ganon din ba itong isa? Oo, ganon din. So, ito binili ko siya sa, syempre, sa Penshoppe. So, wait lang. Crimson Stronghold. Stronghold naman yung mga ganito eh. Papakita ko lang yung laman. Kasi, wait lang. Ang hirap buksan eh. Wait lang ha. Oh, shit. Nag-leak. O, ito nga po. Pali, nag-moisture, nag-moist na po siya. Pero, kung amin ko, sobrang bango. Ang bango-bango niya, guys. Gusto ko yung amoy niya. Para siyang amoy strawberry. So, consistency. Para siyang wax din. Ordinary wax. Yan yung itsura niya. So, ito, madali kasi siyang i-apply. Pero ito pag naglagay ka, hindi siya kulay red eh. Red yung in-expect ko, pero parang nangyayari dito is para siyang pink ang kinakalabasan. Siyempre, naglalighten din kasi ito kapag in-apply mo na. So, yun. Mabango siya. Tapos, magandang, madaling i-apply. Pero, ang pangat kasi nito, washable. Okay naman po ang washable, pero ang big kong sabihin is, ang bilis niyang matransfer. Kung once nahawakan mo lang yung kamay mo, ano na, matatransfer na agad yung, ano, yung color sa kamay mo. Tapos pag nahihawak mo pa sa iba, alam mo yun, may tendency siya na kumapit din at baka makamansya siya. Hindi ko pa na-try kung washable din siya sa mga clothes, pero tingin ko oo dahil madali lang siyang hugasan. Pero, yun nga, madali siyang kumapit sa ibang bagay. Once na nilagay mo na sa hair mo, make sure na hindi mo na itatouch yung buhok mo kasi sasama yung kulay doon sa buhok, sa kamay mo. So, yun. So, ito, nagkakahalaga siya ng mga magkano ba to? Around 100. Tingnan ko kung andito yung price. Ayun, 149. Ewan ko kung nagtaas. Focus natin. Hindi ko alam kung nagtaas pa to. Pero yun nga, 149 pala siya ang bili ko. Tingnan natin itong isa kung magkano. Same, 149 din. So, ito yung binili ko. Parang manok na pula ako. Basta hindi, parang pink, ganun. Hindi ko alam kung maganda. Pero gusto ko lang din matry for something new. Kaya ako bumili ng ganito. So, okay naman. So far. Pero, parang mas feel ko na bumili ng gray. So, bumili rin ako ng gray para magamit. Pang party, pang ganun. At mas preferred ko to. Pero pag naglalagay ako, konti lang. Kasi hindi ako masyadong naglalagay nito kapag ordinary days. Dati naglagay ako, okay naman din. Ito mas consistent siya. Mas, ano, siguro kasi ito lagi kong ginagamit. Ito kasi madalang ko lang gamitin. Kaya parang medyo nagmo-moist na siya. Ayun. Tapos, ito kasi pag nilagay mo, gray parang, para kang si ano, ano ba yun? Phantom? Phantom yung cartoons. Ayun, maganda. Tapos, nandito rin naman naka-indicate din yung kung gano'n ka siya ka-strong at saka yung shine niya. Yun ang maganda. Nagtataka ako bakit walang ganito ang bench. Siguro, ang nakaisip kasi nito is Penshoppe lang. So, parang meron siguro silang usapan na or parang rules sa mga paggagawa ng mga product na kung sinong nauna is ganun or something ganun. Or hindi ko alam kung anong ano ng bench kung bakit wala silang ganito. Eh, di ba meron ngang ano, bench fix ganun. So, dapat meron din sila. Sometimes nagkakamali ako na naghahanap ako ng ganito
ng may kulay na ganito doon sa bench, pero wala nga. So Penshoppe lang talaga pala siya. So ang Penshoppe, meron din silang mga relo, mga cup, parang paras din siya ng bench. Pero yung mga gamit nila, yung mga apparel nila is ano, parang medyo fashionable compare sa bench. Kasi sa bench parang medyo mga pang ano eh, pang generic na ano, pero magaganda. Sa Penshoppe, ang pansin ko kasi sa kay Penshoppe, parang puro mga pangpayat siya. O parang mga bagay sa mga payat na mga tao yun. Mga ano, mga pang K-pop, mga ganun. So, kaya ang model nila is sila Mario Motor, tsaka si Sandara, mga ganun. Ayun. Ang bench kasi, kung i-compare ko kasi yung bench, okay naman yung mga damit nila. More on ano, mga damit is mas nagsisale ang bench compared kay Penshoppe. Pero kay Penshoppe kasi ang mga Penshoppe talaga ng mga damit is may tumatanghilik din talaga ng Penshoppe kasi medyo fashionable talaga yung mga damit nila, mga pants. Pero nung bumili kasi ako ng pants doon, parang ano talaga, parang kakaiba. Hindi siya yung normal na fitting. So iba rin yung mga design din nila. Sometimes na overpriced yung mga damit kasi mga 500 yung mga unang t-shirt na labas. So kapag hindi mabenta yun, doon na lang nila sinisale ng 300. Hindi rin masyadong worth it kasi masyadong mahal yung ano, for a t-shirt lang. So minsan kagaya dati nag ano silang Voltis 5, ngayon Dragon Ball Z naman yung parang ano nila. So medyo parang pag gano'n yung mga bibili mo, medyo mahal-mahal din. Kasi parang binabayaran ata nila yung parang, kumbaga parang kunyari copyright yung mismo ano, yung authorization na mag-produce sila ng ganong character, Dragon Ball or ng Voltis 5 na mga t-shirts, ng mga designs. So, ewan ko kung worth it yun. Pero depende sa mga ano. Pero para sa akin, kung ititignan ko kasi yung mga quality, maganda naman yung quality pero masyadong mahal. Para hindi worth it sa price. So yun. Meron mga pabango din ng bench kung at Penshoppe. Ang Penshoppe kasi, konti lang masyado yung mga pabango nila. Pero mabango din. Bench, maraming option sa bench. Basta ang mga halos nagkakaparehas lang ang bench at saka Penshoppe kung papansinin mo yung mga product nila, almost similar talaga pagdating sa mga cup, sa mga products, halos same. So RRJ ang kaparis niyan is yung BNY. Yun yung mga magkakaparis ng mga product. Pero kayo, ano mga ginagamit nyo? Okay din ang hammerhead, kung titignan nyo pang hammerhead. Pero yung tribal, ewan ko lang. Yung bomb, pangpayat na mga emo yun. Pero yung bomb, yung tribal, parang more on mga rakista, ganun. Tapos yung ano ba yun? Yung mga iba, parang pang matataba eh. Depende rin. So, yun lang yung masasabi ko sa mga product na to. So, eto madali lang siyang hugasan. Talagang pag once na sinabunan mo, sinampuan mo, talagang mawawash out talaga. So, para siyang ano, magaling nga yung pagkakagawa nito kasi hindi mo na kailangan na magpakulay ng buhok para maka-achieve ka. Pero ang pangit lang kasi dito, pag naglagay ka, is kailangan mo talagang lagi kang, ano, dapat nakaayos na. Tapos, lagi ka mag-a-apply, hindi ka gaya ng permanent na kulayan, is, ano, hindi mo na kailangan, ano, parang pag, ano, okay na, i-ready mo na agad. Ito, mag-a-apply ka pa. So, sometimes, hindi pantay yung pagkakalagay mo. Minsan, masyadong madami. Minsan, hindi pantay yung distribution ng ano, kaya
medyo may disadvantages din to. Pero kung gagamitin mo lang siya for party, okay na okay to. So, recommended ko to sa mga party goers at saka sa gusto ng konting style sa kanilang mga buhok. Meron mga ibang kulay. May mga iba-ibang kulay din to. May kulay blue, may green, ano pa ba? Pero, so far, ito lang naman yung nagustuhan ko. Yung blue at saka green, pero medyo disturbing. Ito, medyo disturbing na nga to. Pero ito, medyo okay. So, kayo, kung ano rin yung gusto nyong preferred na kulay, bili lang po kayo sa Penshoppe. Hindi po ito sponsored. Sariling review lang. At wala lang magawa. Salamat!